everyone, I hope you're having a great day. It's Mark Ulises and welcome to my channel. For today's vlog, lalabas na kami ng Nueva Ecija para mag food trip. Pupunta kami sa Angeles, Pampanga, at itatry namin yung Aling Lusing's sisig. Noon na noon ko pa gustong itry yun, kaya lang wala kasing chance na makapunta. Tapos ilang beses ko na rin silang inaya, hindi na kami natuloy. So ngayon, matutuloy na. So sana bukas, sana lang talaga bukas siya. Bukas yun, na-check ko kagabi, 9 a.m. to 9 p.m. So yun lang, see you later. Twelve seconds later. Hi guys, so nandito na kami Aling Lusing at naka-order na kami ng specialty nila, yung sisig. First time kong kumain dito. First time namin ibok kumain dito, pero yung kasama namin sa Dadian, suki na yata dito. Itikpan ko na. Masarap kami yung sisig nila, no? Masarap yung sisig nila. Ibang-iba dun sa ano, sisig na nakasanayan namin sa kabanatuan na may mayonnaise. Ito, walang mayonnaise. Purong ano. Ano ba to? Mukha ng baboy. Tenga, balingit. Ewan ko, basta. Masarap. Masarap yung sisig nila. So yun yung in-order namin. Sisig, tokwat baboy. Tsaka pinaputok na tilapia. Tsaka isaw at barbecue. Mas mura lang makakamura ata tayo sa malaki na. Ay, Sprite nga pala si Mok. Iyon ko makain ng mga isda-isda, Mok. Wala kain. Ito, meron ko na. Thank you.
itong kinainan namin na to. Ito daw yung original o yung naunang talindosing na kainan. Open area siya, hindi aircon, kaya expect nyo na mausok. Ito yung pinaputok na tilapia. Ang sarap. Masarap dito ang wakaboy nila. Normal na to. Normal na to ako nga lang din. Parang pinag wala naman masyado special. Pero sarap naman. May timple yung ano nila. Try mo siya ng walang oo nga, mukhang may timpla yung baboy nila. Pero medyo, natatabangan ko pa. Medyo natatabangan ko yung baboy. Dito na ako sa sisig, balik na ako sa sisig. Kasi gusto ko yung sisig nila. Binilin na po. Kasi diba tayo mga taga-kabanatuan, nasanay tayo sa sisig na may mayonnaise. Eto kasi wala. So, gusto ko siya. Ba yung gusto mo? Kaiba naman. Kasi siguro pala yun yung sabi mo. Kaiba naman. Puro ramen eh. Puro ramen. Ba't ang ramen? Ba't ang ramen? Bigat kaya sa tiyan. Di ba gutom na gutom tayo tapos kakain? At least na iba yung kinainan natin ngayon, di ba? Hindi puro ramen. Hindi puro ramen. Masarap naman yung ramen. Ay, naubos ko na yung sisig. Masarap nga, kaya rin pag pumunta tayo. Oo nga, kaya dapat may ibang makakainan. O, ano ba ibang makakainan dito? Subik naman. Daming kainan dito. Subik naman. Daming kainan ba dito? Okay, puntahan na ako. So, paano yan? Kabanatuan City food trip, babay na muna. Pampanga Angeles food trip na to. Yung malapit lang din dito yung ano, no? Yung Adli na ilaw. Oo, oh, ano si City food trip? Yan na rin ganun ko sa simpleng ano na. Parang normal na pinaputok na isda na tilapia lang. Masarap pa yung ginagawa ng tilapia. Nang may isda siya bago. Hindi na ako magte-take ko ng rice kasi malayo yung biyahe namin. Word na. Hi guys, tapos na kaming kumain ng lunch. Ang in-order namin ay yung sisig, pinaputok na tilapia, tsaka tokwat baboy. May atay, may isaw. May barbecue ba? Wala. Barbecue, chicken barbecue. Chicken barbecue. Pero ako ang kinain ko lang kasi yung tokwat baboy at saka yung sisig. So, syempre alam nyo naman tayo sa food trip natin eh, honest lang naman tayo sa mga sinasabi natin, di ba? Wala naman masyadong ano, dun sa tokwat baboy nila wala naman masyadong special. Parang normal lang. Oo, normal na tokwat baboy lang. May mga nakainan akong, may mga nabibilan akong tokwat baboy na mas
mas okay. Mas okay yun. Mas okay yung mga nabibilan ko, iba. Basta, yung kinainan namin dito na tukwat baboy. Normal lang siya, simpleng tukwat baboy lang. May konting flavor yung pork dun sa tukwat baboy. Then, yung sisig, yun ang nasarapan ko. Kasi nga, diba, sa ating mga taga-kabanatuan, nasanay tayo sa sisig na may mayonnaise, ano? Yung mga ganun. Minsan, pagka umu-order ako ng sisig sa atin, sa kabanatuan, minsan naiisip ko, kaya ko bang ubusin yung isang order, yung mga ganun. Pero hindi pa naman dumating sa point ng buhay ko na umorder ako ng sisig tapos naubos ko yung isang order. Pero yung kinain namin ngayon, parang feeling ko pag umulit kami, baka mapapagtigisahan namin yung ano eh, yung sisig. Minimang kanin. Kasi nga, hindi siya ganun nakakasuya. Hindi siya, I mean, walang ganun. Hindi siya masyadong nakakasuya. Kasi siguro dahil ano, dahil walang mayonnaise. Then sabi ni Jelor kasi, sabi ni Master Jules, meron daw ano yon, utak ng baboy. Kaya lang, parang wala naman ano, wala. Parang feeling ko wala kasi wala kami masyadong nalasahan na utak. Ano, na walang creaminess yung ganun. Walang creaminess na ganun kasi, di ba utak din ng baboy yung warag-warag na kinain. Yeah, may nakainan kasi kami sa may, sa ano ngayon? Sa Kuyapo. Kuyapo. Sa may malapit sa may, anong simbahan? Yun sa may Face of Jesus something na ganun. May kinainan kami na warik-warik. Ano rin yun, parang sisig din. Tapos may utak ng baboy. Doon mo nalalasahan talaga yung utak ng baboy. Pero dito sa in-order namin na sisig, kung may utak ng baboy man yun, hindi namin masyadong nalasahan. Meron siguro pero baka konti lang. So ang naging bill namin ay 1,205. Yung sisig nila, 220 ang isa. Then yung tukwat baboy, isang plate. Na isang plato lang, 140. Guys, ipapakita ko na lang sa inyo yung ano. I-share ko na lang sa video yung resibo namin. So, ayun, punta na kami sa next destination namin. San yun? San susunod lang kami. Susunod lang namin yung mag-asawa eh. Oh, pero feeling ko magsha-shopping kasi yung dalawa. Kaya ano lang kami. Tingin-tingin lang kami. Alam niyo na. So, bye-bye. See you later.